Beloved na Senator Francis Joseph Chis Escudero para po sa kanilang pangusap. Naratanda po mga namahal ang ating pong beloved Senator Chis Escudero. Maraming maraming salamat po. Una sa lahat, pagbati at pagbigay ng galang sa ating beloved Pastor Will De Almeida sa kanilang butihing mga anak at sa mahal na kapatid ng Jesus Miracle Crusade at higit sa lahat, sa mahal na Panginoon, papuri at pagbati. Una pong namulat sa aking kamalayan ang Jesus Miracle Crusade noong ang 13 prayer warriors ninyo ay pumasok sa kagubatan at kabundukan ng Holosulu para magdasal at ipagdasal ang mga hostages ng Abu Sayyaf doon. Hindi ko nga nakilala si Brother Ermi kanina. Isa pala siya doon sa prayer warriors na pumasok sa kagubatan ng Holosulu. Hindi may kakaila. Sa kamay ng mga malulupit na Abu Sayyaf, talagang napakalaking milagro ang hindi lamang na hindi sila pinatay, kung hindi, ni isa walang nalagas at nakalabas po sila mula sa kagubatang yon. Pinatunayan ng kaganapang yon, tunay na may milagrong nagaganap sa ating bansa at tunay na sa pamamagitan ng dasal, wala pong bagay na hindi titiklop, wala pong bagay na hindi bibigay, wala pong bagay na hindi bibigay sa pamamagitan po ng pagdarasal at pagpa-fast. Okay lang po, mas pwede pa naman ako umitim eh. Pagpapala din ang araw para sa akin. Alam niyo, ganyan ang tao. Pag umuulan, hinahanap ang araw. Pag umaaraw naman, gustong umuulan. Habang may araw, yakapin natin ang araw dahil ito'y pagpapala mula sa Panginoon. Hindi po ako magbibigay ng mahabang talumpati. Nalalaman at alam ko may nauna lang nakapagsalita sa akin at marahil sa darating na mga araw ay meron pa. May simpleng mensahe po lamang ako. Sa lahat ng mga kumakandidato at tumatakbo sa darating na eleksyon, may kanya-kanya po silang kulay. Ang JMC, puti ang kulay. Marahil pareho ang dahilan kung bakit pareho ang kulay nating dala. Subalit hayaan niyong sabihin ko ito. May tumatakbo na ang kulay na dala ay dilaw. May tumatakbo na ang kulay na dala ay asul. May tumatakbo din na ang kulay na dala ay pula. Kami po, ang dala naming kulay ay puti. Bakit ko po nabanggit ang mga kulay na yon? Napansin niyo po ba? Ang kulay ng mga tumatakbo na mga kandidato sa halalang ito, yung apat na kulay na yon, pula, asul, dilaw, at puti, yung apat na kulay na yon, sa ring apat na kulay na dala-dala at sumasagisag sa ating bandila at sa watawat ng Pilipinas. Apat na kulay na tila nag-aaway-aaway, nagbabangayan, nagsisiraan sa mga panahong ito ng eleksyon. Subalit apat din na kulay na sana pagkatapos ng halalan ay muli nating mapagbuklod-buklod, matahimuli para muling mabuo. Hindi lamang ang ating bandila, pero po ang ating bansa. Ang susunod na magiging pangulo ng bansa, makukuha ang tagumpay sa botong 30% hanggang 35% lamang. Ibig sabihin, 60% hanggang 70% ng ating mga kababayan, hindi siya ang gusto, hindi siya ang pinili, ayaw sa kanya. Ang hamon po para sa ating lahat, kung papaano natin mapag-isa-isa muli ang ating bansa. Suportahan kung sino ang kinalooban ng Panginoon na manilbihan bilang
mga bagong leader natin. Marapat lamang naman talaga na puti ang mas piliing kulay dahil puti sa gisag ng kawalan ng kulay. Dahil sa serbisyo publiko, naniniwala po ako, wala dapat kulay politika. Pantay at parehas ang pagtrato. Ang kalamidad po, walang pinipiling kulay. Ang pangangailangan, walang pinipiling kakilala. At ang kahirapan, wala po yung pinipiling partido. Kaya dapat lamang, walang kulay, walang partido, kakilala man o hindi, pantay na serbisyo publiko ang ialay sa inyo ng pamahalaan. Isang bagay na lamang po, sa araw ng halalan, magkakapantay-pantay tayong lahat. Nakaupo man po kayo dyan na nakikinig o nandito sa ilalim ng araw at hawak ang mikropono. Pagdating ng araw ng halalan, pantay-pantay po tayong lahat. Tigi-tigisa po tayo ng boto. Sana, sa araw na yan, gamitin natin hindi lamang ang karapatang yan, kung hindi ang kapangyarihan yan para bigyang daan at tulay kung sino man ang kaloob ng Panginoon na manilbihan bilang mga bagong leader ng ating bansa. Maraming salamat po. At sa muli, ang aking pagbati, pangunahi na sa inyong beloved pastor, Will De Almeida, gayon din po sa kanyang mga minamahal na anak at sa lahat po sa inyo na bumubo ng Jesus Miracle Crusade. Magandang hapon po. Isang mainit na araw na pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you and good afternoon.